na bendisyon ang ating paninigan ninyo, ang ating Panginoon na nala. Nanunod din po ako sa pinagbabawal na gamot na shabu. So yung ating mga nabanggit na yan, hopeless na po ang pagbago. Akala ko po noon, dyan ako mamamatay. Maraming beses ko na po yan na tinry na alisin. Subalit sa ganang akin, hindi ko na po kayang alisin yan. Subalit totoo ang Diyos, dito yung mga pangyarihan, mga mamamatay. Dahil sa luta dinangin ng ating dearly beloved pastor, isa akong sa inabot ng kanilang panalangin at inahabagan ng ating pinakamamalagay ng Jesus. Dahil mula nung mga tagapin ko ang ating pinakamamalagay ng Jesus sa gawain nito, isinuko ko ang ating buhay sa ating pinakamamalagay ng Jesus. Tinanggap ko siya bilang Diyos at tari ng ating buhay. Alam niyo po yung ating mga grabing bisyo na yan. Inalis ng ating pinakamamalagay ng Jesus. Maraming salamat para po yung Jesus. At dati-dati po, bago po ko nasig sa gawain nito, wala po akong peace of mind, napakagulo ng aming buhay. Talagang napakahirap po na walang kapayapaan dahil lahat ng problema, talagang napasal-pasal po yan. Mawawalan ka talaga ng peace of mind pag mayroon kang magulang na napakagulo, tahanan na napakagulo. Mawawalan ka rin ng peace of mind dahil sa problema, dahil po yung aking anak, masakitin po yan. Talagang labas-pasok po kami ng hospital. Mawawalan ka rin ng peace of mind pag wala ka talagang wala ang Panginoon. Although, ang sabi mo nga po na mayroon bang Diyos, para simba din po ako sa mga simbahan doon sa dako ng Angeles. Lagi po ako dyan sa simbahan malaki at nandun din po ako lagi doon sa Friday, doon sa Apo, kung sino po may alam. So, sabi ko may Diyos ba, dahil napakagulo na nga yung buhay. Subalit so, nalagay ko daw sa ating pinakamamalaki ng Jesus, yung kapayapaan ko pala yan ay masusuntungan natin sa ating pinakamamalaki ng Jesus. Dahil mula na magay ko daw sa ating pinakamamalaki ng Jesus, grabe yung kapayapaan ang pinagkaloob ng ating pinakamamalaki ng Jesus. Kaya na ito ang puso kong pinasasalamatan at ganoon din po bago po kami na-save dito. Yung ating anak may karamdaman po yan na asthma. Since born niya, sakitin po yan. Maswerte po kami kung sa isang buwan wala po kami sa hospital. Talagang naging laman po kami ng hospital. Yung aming refrigerator laman po yan, puro gamot ng ating anak. So dahil kayo sa isang anak pa lamang po namin, no? Dahil mga naman ko po yung aking anak, lahat po ginagawa ko para lang po kumita ng pera para magustusan ko yung karamdaman niya. Ngayon po, dahil ang negosyo po namin dyan sa Angeles, ang pinaka-business po namin sa sapatos, mga minamahal, talagang iniisip ko nung umalis na po yung Amerikano dyan sa dako ng Clark. So napakahihina na po. So hindi ko makalit po susunod yung karamdaman ng ating anak, ganoon din po sa pagtulong ko sa aking magulang. Kaya po ako nag-abroad noon, mga minamahal, dahil po sa aking anak, problema ko po talaga yan. Talagang maswerte po talaga kami kung sa isang buwan wala kami sa hospital. Ginagawa po kong araw at gabi, 24 hours ang aking pagtatrabaho para lamang po kumita. Pagkakita ng pera, nandiyan naman po kami sa hospital. Subalit na naglikod kami sa ating pinakamamalupin ng Jesus. Narinig ko dito yung mga sari-saring patutuo na ang sabi nila ang Diyos dito'y buhay. Ang Diyos dito'y nagpapagaling, mga minamahal. Narinig ko yung mga sari-saring patutuo dito yung mga tinaningan ng doktor. Pinagaling ng malapay ng Jesus. Yung mga sakit na tinanggihan ng mga hospital, mga doktor, like ito, pinapagaling ng malapay ng Jesus. Yung pag-ihilig po pala ng mga patutuo at salita ng malapay ng Diyos na ating pinakamamalagay ng Jesus. Diyan ka magkakaroon po ng pananampalataya sa ating pinakamamalagay ng Jesus. Sa aking pong pakikinig, lagi ko po narinig dito ang Diyos dito'y buhay. So, nung time na sumpungin po yan ang asma niya, talagang nila po yan mag-umingat. Talagang payat na payat po yung ating anak noon. Talagang nawang-awa po kami sa kanya dahil po lagi po yan na masusuero, lagi po yan umiinom ng antibiotics. Talagang lahat po ng gamot, gusto kong gumaling yung ating anak. Alam niya nung tayo nasumpungin po yan ang karamdaman ng asma, sabi ko malapal ng Jesus.
nung naglilingkod na ako dito, talaga dumadalo na ako, nag-pray ako. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, kung totoo ka Diyos na buhay sa Jesus Mary, kasi kung paano mo pinagaling yung mga karamdaman ng aming mga nakapatid na nagpapatotoo, mananampalataya ako sa iyo, hindi mo itatakbo sa hospital yung aking anak. Alam ko, mahal pa yung isang sikaw ang Diyos na magpapagaling sa ating anak. Katunayan nga po yung ating mga binabibinan, galit na galit po yan, dahil pag nagkatasakit po yung ating anak, automatic na po yan, tinatakbo na namin mga hospital. So, galit na galit po yung ating mga binabibinan, dahil nakita po nila yung ating anak, talagang hinahabol po yung hininga niya. Ang sabi ng ating binabibinan na lalaki, yan pa yung tinuro sa inyo, sa Jesus Mary, kasi, amon kayo mo kayo ng gamot, sabi niya, tingnan niyo yung apo ko. Pag may nangyari dyan, sabi niya, lagot ka sa akin. Sabi ko, ang tinuro ng aming beloved pastor, hindi masama ang gamot sa mga walang pananampalataya. Pero kung ikaw ay magtitiwala sa Diyos, siya ang dakilang magagamot, magtiwala ka sa malapal yun. Sige, sabi niya, igagalang ko ang iyong pananampalataya. Pero sa ayon sa gusto mo, after 3 days, hindi yan dumaling, dadali namin yan sa hospital. So, dahil gaan mo, katotoo ang Diyos dito, siya ang dakilang magagamot, mga minamahal. Dahil yung sabi ko, wala pa yung Jesus, huwag mo kong ipahiya sa aking mga binabibigay. Ipakita mo, natukoy ka Diyos na nagpapagaling. At tunay nga ko, hindi ako binigo ng ating pinakamamahal ko yung Jesus. Yung ating anak na yan ang masakitin, instant po yan, pinagaling ng ating pinakamamahal ko yung Jesus. Katunayan nga po ngayon, alam niyo po, noon po na 8 years old pa lang siya, ngayon po nasa 34 years old na po siya, nandiyan yung pagaling niya, yung kalakasan, kalusugan na nagmumula sa ating pinakamamahal ko yung Jesus. At ganyan din po ako, mga minamahal, nandiyan po yung ating grabing ugo noon po, dahil po sa aking paniligarilyo. Yan po talaga yung naging sakit ko, yung ubong. Ganun din po yung ating pasma dahil po naging siya buhabit ako. 1 week po kung hindi natutulog, naliligo po ko niya. So nagkaroon po ako ng pasma talaga. Yan po yung napahirap sa akin. Gabi-gabi po talaga akong inuubong. Napakahirap matulog sa gabi na inuubong. Napakahirap matulog sa gabi na kumikirot yung mga ugat mo, mga minamahal. So balit po, naging ko daw dito sa banal na gawain ng Jesus Mary. Kasi yung ating mga sakit karamdaman na yan, hinahanap ko po, mga minamahal. Hinahanap ako yung aking sarili. Although hindi ko po hinihingi ang kagalingan, pero totoo ang Diyos, totoo ang kanyang salita. Pag ikaw ay sumunod, lahat ng sakit karamdaman mo, pagagalingin na ating pinakamahal ko yung Jesus. Alam niyo po yung ating mga grabing karamdaman na yan, pinagaling na ating pinakamahal ko yung Jesus. At yun din po yung ating mga binabibinan, talagang ganito din po, ilan na po sila yung aking binabibinan na babae, may sakit po yan na cholesterol, may eczema yan. Although napakainit po na dun sa simbahan, dun sa baryo nila, talagang may katungkulan po yan sa simbahan. Pero may sakit ka ng damang din po siya, ganito din yung aking binabibinan na lalaki, may sakit din po yan na sakit sa puso, talagang hirap po yan huminga. Bagamat ang time na yan, yung bilang ko na po, napakahirap niya pong makaalis papuntang Amerika. Dumating na po yung kanyang visa patungong Las Vegas. Hindi po yan makaalis-alis dahil may sakit po yan na sakit sa puso. Bumabagsak po siya pagdating sa medical. Alam niyo po, patuloy ko po yung sinishare ang sabi ko, sumama kayo sa akin. Ang Diyos sa Jesus, Mary ko say, ay nagpapagaling, nagpapala, sabi ko sa kanila. At tunay nga po sa patuloy namin pananalangin, sila rin po ay kinabagan ng ating pinakamamala pa yung Jesus. Dahil nung nakadalo sila sa dati, dito sa ating banal na gawain, yung ating pumbina na bibay, pinagaling niya ng malapa yung Jesus. At tunay din po yung ating beloved, din ang nalalaki na may sakit sa puso. Dahil na first love po ako sa malapag yung Jesus. Dahil na
trials, paglilinis ng malapay ng Jesus, dahil naranasan ko yung walang pamasahin. Dahil na binibigyan na naman ng blessing. O, nawa ko yung aking beloved father, sabi niya, ano ba yung nasa pumangungin? O, huwag na nabag siya sa akin. Subalit ang sabi ko sa kanya, dati ang araw, makikita ko rin kaya ano kalaga ang aking matagpuan. Ang Diyos titin na pagpalan, sabi ko sa kanya, at tunay nga po sa pagtatapa at pagbibigay, tunay na pinagpala kami ng ating pinakamamalapay ng Jesus. Dahil doon po, kaya po ako nag-abroad din dahil gusto ko matususan yung pag-aaral ng ating mga anak. Subalit nung naglingkod ako sa malapay ng Jesus, yung ating mga anak, pinaaral ng ating pinakamamalapay ng Jesus. Yung ating panganay, nakapag-aral po yung mercy. Although undergraduate po siya, pero ngayon po pinagpala ng malapay ng Jesus. Nagtatrabaho siya sa Davao ng Clark, sa isang malaking government, kapatid po ng Clark. Siya yung hinire doon sa kabagay ng malapay ng Jesus. At yung ating pong pangalawang anak, talagang napaka-imposible po namin makapagpaaral. Sabalit, makapag-aral po yun ang sina, mga malamahal. At nag-iba pa po siya ng kurso. At yung ating pong bilagad po sa anak, talagang nandiyan, pinapaaral ng ating pinakamamalapay ng Jesus. Nandiyan na siya sa kanyang edukasyon, mga minamahal. Kaya maraming maraming salamat sa malapay ng Jesus at ganoon din ang mga pagpapalang pinagkaloob niya sa amin na dati-dati yung aming tahanan. Talagang pagpasok mo po dun sa aming tahanan, isang sasakyan lang po talaga yung kakasya. Up and down po yan. Napunder ko po nung mag-abroad ako. Pagkaman, napakaliit po ng espasyo na isang sasakyan lang po talaga yung kakasya. At dumating pa po yung time na tumutulong po yan. Pagkumulan sa labas, tutulong din po. Lumukulan din po sa loob. Subalit na mag-ingkod kami dito, natuto kami magtapat. Talagang pinagkalubon kami ng tahanan ng ating pinakamamalapay ng Jesus. Talagang nandiyan na yung binigay na tahanan sa amin ngayon, napakaluwag mga minamahal, tinitirahan namin ang libre, walang bayad, na pinagkaloob ng ating pinakamamalapay ng Jesus. At ganoon din po, nung bago po mag-retire yung ating mga beloved tenant, bagamat napaka-imposible namin makabili ng lupa mga minamahal, bago po nag-retire yung ating beloved tenant, bumili po yun ng lupa ng 700 square meter. Talagang ang sabi ng Marie, nung malala ko po, pinalapit niya ako sa kanya, nakikita mo ba yung pinaharap? Ang sabi niya, yan sa'yo yan, itayo mo yung bahay mo dyan, sabi niya, sa'yo yan, galing sa wala pa yun. Tunay na ang Diyos dito'y mapagpala, mga minamahal, at tunay nga po, nandiyan na ang mga sasakyan na pinagkaloob ng ating pinakamamalapay ng Jesus. Totoo yan, mga minamahal, buhay ang Diyos dito. Wala ka lang naman pag-itinap ako ng ibang bansa. Nandiyan na mahihirapan po ako dito sa Pilipinas. Subalit, totoo ang Diyos dito'y buhay. Mapagpala ang Diyos, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa mga Panginoon. Napakarami po gusto ipasalamat sa mga kapatid ko yung oras. Kaya